kulit-kulit mo. Kayak wala na. Wala na, sige. Kayo may labas yung kulit mo. Wala na, may na lang doon. Sabi ko nga kayo, kung tumakbo. Dito, hot ka. Wala na. Wala na. Wala. Yung grabe binagsak ng katawan mo talaga, brother. Ali, ang isang hindi ko maalala dito, yung unang guest ko sa radyo. Hindi makalimutan. Yung hindi ko makalimutan talaga, yung unang guest ko sa radyo. O, ano ginawa mo sa akin? Sige nga. Ano ginawa mo sa akin? Unang guest ko sa radyo? Limot na. Ano? No. Ha? Teklo? Wala, pinalalabas niya ako ng radyo. Hindi niya alam na ako magsasalita. Hindi niya alam na ako magsasalita. Akala niya yung ano lang, yung busy talaga doon sa ano. Kaya palabas niya ako sa radyo. Dalit-dalit sa kanal siguro. Mukha ka naman kasi manduruga. Hindi alam na kasama ko dito. Mukha ka naman. Eh, unang guest ko sa radyo dito sa Call Radio. Sa Call Radio pa. Kasi naiwan ako sa labas, bumili ako tubig eh. Inauna sila kaya tan. Papakit na ako. Uy, 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 diretso ka sa kapupunta. Uy, kasama mo. Uy, kaya ba? Ano na balita? Kamusta? Kasi nag-video call siya kanyang umaga. Ba't kaya napatawag kanina? Baka ako nakaalis ka na. Oo. Oh. Kala ko nakaalis ka na eh, kasi wala nang okasyon. Ano sabi ko kanina? Sabi ko, mamatay na yata si Gianni. Ipapaalam niya kanina. Sabi niya, ba't aalis ka, ba't iiwan mo ako? Sabi ko gano'n. Bakit sabi ko, mamamatay ka na ba? Ipapaalam siya. Sabi ko, hindi. Pupunta ko dyan. Sabi ko, alas jeez. Anong oras na? Ay, punta pa kami sa ano, Mercedes. Pinuntahan namin yung link up center doon. Sira-sira na pala talaga yung bumuo. Tsaka minangupahan na lang siguro. Wala na yata yun. Wala, sira na. Yung nasa loob, yung mga sigurado, wala kasing lumabas eh. Tapos pinuntahan na sila ng Nanay Rowena, si Nanay Esther, si June, at saka yung Nanay Inday. Yan, mapapanood po yun sa channel ni Bebang, Mr. J, saka kay si Lina, yung mga pag-iikot sa mga dating na pabahayan. Ngayon, kaya kami nandito kasi hindi namin alam yung ibang pabahay niya. Di ba ikaw lagi nagdadasal ng pabahay? Sasama siya. Sama natin? Bukas. Sama natin bukas? Bukas kasi mag-iikot ulit kami, hindi namin alam yung pabahay. Ikaw sasama na. Ay, ano na po yan, sabihin nyo. Samabas tayo. Hindi, alam naman ang mga viewers natin kung tayo nagkasama-sama. Alam naman na yung kulit na namin. No? Eh, maganda yung pinapangiti namin siya para kahit naman pa paano. Pinapangiti. Nararamdaman mo pa yung lungkot yan? Hindi nga ako nalulungkot. Hindi ka nalulungkot? Medyo nangila lang akong gawa nga ng... Gutom. O sa tingin mo, isang tanong, sa tingin mo, ano yung naging kapabayaan mo sa sarili mo? Kung bakit nangyari sa inyo? Ano ako yung nag-travel sa mga tricycle? Sama na rin. Kaya nagpasan lagi? Pasan ka lang? Kung ba ako magtubig ito, 20 meters. Oo. Hindi na ako mag-aalam sa mga. Ano ka nakakangin? Pandisal. So sa mga madaling salita, inabuso mo yung sarili mo. Hindi mo pabayaan. Kulang-kulang ka ng pagkain pa ako inabuto. Kasi nagdadrive daw sa sarili niya. Pabayaan. Pinabayaan. Pinabayaan. Oo. Ang mahal kasi nakukupa dito. 4,000. Eh, ang kinta ko naman sa pagkain ko na 300, 400 lang. Kung kakainan ko pa, lang matitira. Kaya tubig at tinapay lang? Oo. For 15 years in my life. Namamasada ka. Hindi pa kayo magkakilala ni Bebel nun? Ay, matagal na kami magkakilala. O kasi di ba naman kung punta-punta pa ako sa ibang mga lugar para sa Bible study? Si Paupaw, di pa pinanganak. Magkasama na kami, di ba? Kailan lipat na kami ng bahay. Binata pa yan, wala di pa. Di doon mo pa kami magkasawa. Siguro, kasi nga, iniisip ko kasi, pinabaling magutom ako, wag lang yung mga anak ko. Siyempre, nung una, pag hindi ko ito nabayaran, palalayasin ako. Wala naman ako makuha ibang bahay. Pero nung nagbablog tayo, di ba, kasama sa Bebel, ang dami mga wakang pagkain, naalala mo? Hindi naman tayo nabubuhay ito. Hindi naman tayo makakalipasan. Oo, lagay tayong busog nun. Pero bahay mo dun, laki-laki. Hindi ako yan lang ng Diyos yun.
Ang laki! Mga last 75% na yun. Tapos na naram. Tapos na siya naram. Nakikisami na yata sila ngayon. Oo. Magkano po sa bayan dito? 5,000? 4,000? Bukod yung kuryente, tubig. Tapos yung kinakuha niya income niya, sahod at resikilan dati. Kasi dati, wala pa naman sinasahod ako sa Piyapal, di ba? Umpisa kayo? Mahina ko. Alam mo naman, noong paman, 37,000 lang yung kanyang subscriber. Oo. Inaaya niya na ako noon. Ang ginagawa ko naman, hinihatid ko siya sa Binson. Pag meron siyang pinipicture ng mga beneficiary niya, baka humahawak ang cellphone niya. Sa tricycle mo sumasakay? Oo. Ay, hindi mo pwede paghahawak ko niya. Eh, siyempre, di mag-analy na lang. Patayo pa nga yun nun eh. Uh-huh. Tapos, yun. Kami naman iba mo. Whenever I go, saan mo kami magkita sa sentro? Pag nakita niya ako, dukot yan. Ano yung pang gasolina at pang boundary? Inaabutan ka talaga. Pamili ko so, pag nakikita ka, nagulto ako kasi ay susurvive ko yung pang araw-araw. Hmm. Kasi ang kita kong binibigay kay Mrs. Araw-araw, 200. Pag mahina, 150. Pag wala, piso. Ang piso? 100. Ah, 100. Ilim din sa bigas. Pagkakasyahin. Sa madali salita, pagkakasyahin. Pagkakasyahin. Magandang tanghalian na yun. Tunan. Tapos yung tumigil ka, nag-full time ka talaga sama-sama ni Kuya, tumuto ka. Ay, hindi pa ako naman. Nandun na yun, yung mga batch 1 na kami, hindi pa. Wala pa. Ah, hindi ka pa rin full time nun? Pumunta kami nun? Wala pa nun. Kung ako nang sama kaya nun. Oo. Matagal pa yung Joey, matagal pa pinagsamahan nila ni Kuya bago tayo. Yung pagdating namin... Since 2000 na sila. Magkasama na kami ni Kuya. Oo nga. I mean, yung pagdating 2000, namin, umalis ka lang sa pag-mamaliyo. Sama-sama na kami ni Kuya. Wait, baka 20 nung mag-pandemic. Oo. 2021? 2029. 2020, puna tayo dito. February, January 12, ano? Ayun, ako yung mga dala ko pa yung tricycle kasi nakakakaw eh. Oo, oo, oo. Nasaan ko yan kay Lula Tanyang? Oo. Tapos nag-birthday si Kuya, ba, di ba may pick-up na natanda mo yan, na regalo? Na regalo. Ayun. Ayun. Yung prom. Ayun ang pinag-tsiraan namin. Doon nag-start si Kuya Ban mag-announce na lahat ng mga Kalinga partners na nabanggit niya. Ay, hindi pa siya nag-announce doon. Oo. Parang pa yun yung kami ay nagbubuntag kay ulan yung arawin kami nun kay Jimil. Mm-hmm. Nahulugan pa nga kami ng box ng Balik Bayan at saka yung mga kahoy. Umuulan, pinag-ano namin yun. Pagpasok namin sa pick-up, ginaw na ginaw ko kami. Tipla ka agad si Maling Edna ng kape. Ano pa yun? Kape min? Kopi min. May kopi min nung ano? Matagal na ba yun? Tapos siyempre yun. Nanawa si Maring Inna na sumasa ako, kumuha ng tisig, balita mo yung pala yung mga magkasakit ka. Hmm. Yung ano ni Ban? Yung sakit ni Dr. Ong? Napapanood mo si Dr. Ong? Cancer patient din, di ba? Ako isang pag-in cancer ako eh. Oo. Oh. Nahirapan din siya kumain. Kahit sa pag-inom ng tubig, nahirapan din siya. Oh. Ganun din, halos pares din kayo. Almost 7 days ako hindi nakakain, wala nang mga pag-isita dito. Talagang nag-type time ako, nakakain ako dito. Dextrose kasi hindi ka nakakain. Nga, hindi na kasi malakas na ako nakakain. Ay, buti naman. Isang mensahe doon sa mga may katulad mo pinagdaraan ng pagsubok para mas tumatag sila. Kung hindi kang isipin ang isakit sila. Pangalawa, mas malaki ang Diyos kaysa kanya. Kasi nilikha naman tayo ng Diyos eh. Alam mo yung sakit, hindi naman ang Diyos ang may gawa niyan eh. Sometimes kapabayaan din natin. Correct. So siguro may mga negligence ako kasi that was nung ako ay nag-pastor, 30 years old ako until I become 55 years old. Nung magpa-endoscopy ako, sabi ng doktor, nakuha ko doon sa ala, sigarilyo. Ah, pero that time, umiinom ka lang. Talamak ako, maninginom, tanong mo dyan. Hindi pa. Pastor. Tumira yan sa akin. Lagi yan. Sa lahat ng bisyo. Mundo. Pero hindi ka pa pastor that time? Pastor? Ah, hindi pa. Binata pa siya. Naalis lang yung bisyo nung nag-pastor ka. Oo, nung 30 years old. Na-focus ka na yung pag-servisyo. Nag-focus ako sa ministry. Ang 55 years old.
So 30, 25 years. Pero I mean, matagal na, binata ka pa, bakit? May nang nag-suffer, may nang nag-suffer. Hindi ko alam. Ay, lang lumabas. Ganda lang. Mga kakaitan ko ka. Yan na nalabas. Hindi na resistensya pa. Kung ngayon na lang immune system ng tao kung nagkakaitan. Oo. Kaya doon nalalabas ang sakit. Ano malabas ang sakit? Sagat siya sa bisyo na yan. Tsaka ano, tricycle kasi ako. Tsaka gusto ako huwag magutom ng pamilya ko. Kahit magutom ako, okay lang ang siya. Kasi lumayin pa lang ngayon. Dati yun ang yung mindset ko talaga. Ako i-aalis ng tulog yan. Babalik ako tulog sila. Kasi alas 6 ka na. Alas 6 ko naman tayo araw. Uuwi ka na alas 8 ng gabi. Alas 9 ng gabi. Alas 2 ng gabi araw. Dosi, la oro. Kasi gusto ko kumita ng 600. 200 sa bahay, 200 sa pagkain. Boundary. 200 saving. Boundary sa iyo. Tapos na yun, yung 600 na yung minis na yung boundary na sa kuya. Eh minsan nag-aaway kami ng minis sa kuya ko. Madaling araw ko na rin, kuya ko sa kwenta na. Kasi sila yung motor kong galahin, sila yung galahin. So, buhutom andon, pagon, ulan yung arawin. Kuya. Kuya. Kamasama na din. Mayroon pa yung ano, nung bagyo na, signal number 2, hindi pa umuwi ating gabi na. Yun pala, nag-hahatid sa mga kumukuha sa kanyang labo, baso. Sabi ko, anong kanan, sabi, di makunta, kunta ako ng kunta. Hindi mag-aalala ka na. Ang dating dito, basang-basa. Palit mo ng t-shirt ko, timpla ko. Focus ka talaga doon sa yung goal mo. Doon sa obligasyon mo sa pamilya mo. Oo, diba? Kasi ayaw ko magulutin siya. Minsan naman naiyak na ako. Birthday na birthday ko pa ba? Kaya kaya mga kakikin eh. Ang ating salo-salo, bago ko mo yan. Birthday niya. Tululo ako nun. Tapos sinuwente ako sa pamamasada. Pagka-tsamba ako, may napasero ako, saan bigay na 500, saan tuwa ako. Hindi kagad ako sa bahay, naaya ko yung mga bata. Talang nagkatambal din ang anak ko. Binili ko lang espaguete, chicken joy, saka espaguete. Ngayon din ako, kumain kami ng misis na tingin na. Nagulat siya, hindi na i-expect ano. Yung mga ganun pagkakataon na. Pero nabanggit mo sa akin, di ba nakakatid ka sa iba't ibang lugar sa pag-service mo sa ministry? Ano nga po ay, na-invite ako sa Baguio. Na-invite ako sa Bacolod, preaching. Oo. Na-invite ako sa Tarlac, Bamban Tarlac, Porac on Tarlac. Kasi ang gift ko kasi ay evangelist. So, preacher ako. Kaya purihin ng Diyos, sama-sama na. Di naiiwan mo yung pamilya mo na? Oo. Yung paggastos nila? Nagpo-provide naman ako. May naman sila ng husband. Nung nagtataka ako nun, dalawang daan ang pagkakasa namin. Kasi nung panahon nung araw, yung 100 pesos, pag dinala mo sa palengke, may ulam. May ulam bigas na. Oo. Magkano lang kayo ng bigas? 25 kilos, 25 pesos lang. Mura pa nun ang bigas, isda, gulay. Eh ngayon, yung bigas. Ngayon, ang 1,000. Ako, binibili ko na NGA. NFA. NFA. Oo, and ang special 27, ang local 21. 27 ang binibili ko. Kasi yung original 40, hindi kaya makita ko doon na nangibigay. Babawasan mo na. 40-160 million ng isda. Minsan baboy, di man makabuo ng 160 kaya. Minsan, tanghali. 150 na nga sa kailan ng baboy na. Baon. Pero yung mga sumuporta sa'yo, ano gusto mong masabi sa kanila? Nalaman nila yung ganyang kalagayan. Ako, wala akong masabi kundi ang Diyos na bahala sa kanila. Ay sabi nga ng Bible, those who bless you, I will bless. Those who curse you, I will curse. So, ibig sabihin, kung sino mang magpala sa ipagpapala, it is biblical naman. Lahat naman na nagpala, ipagpala naman. Kuya Bal, wala ka masabi? No? Halos nasabi mo na lahat? Ano? Oo, kasi si Kuya Bal talaga, kita mo naman, iba kasi pinagsamahan na rin. Oo. Kaya sabi ko nga, kahit paano mangyari, hindi ko tayo naiiwan si Bal na hanggat ako yung hanggat kaya kong sumama sa kanya. Kasi ibang pinagsamahan na rin ni Bal.
hindi ko naman ini-expect na kakawin na akong pare niya. Pagkasama kami sa pagtitindi ng isda, pagtitinda ng piyesa ng motor, pagtitinda ng mga short, awin. Sama kayo. Pero meron ka pag isang hindi na sasabi kay Febal o wala na? Ano mo? Dami na ano? Kasi alam mo, minsan niya nabranday kami dalawa eh. Kasi hindi namin nabayaran yung upa sa chance ba. Oh. Natawag kami ng kapitan, hindi sinundo kami ng kapitan. Doon sa anong script isinundo. Pagtuwa nga si Marie, ang dami daw. Si Raji na nag-aaral pa, siguro grade 3. Magaling si Raji mag-drawing. Marami rin, marami rin mga pagdaanin niyo pala. Dami, minsan, nananakawan pa kami doon sa chess na yun. Okay, by the way, maraming salamat po, Tim Marites. Ito na bisikan natin, nakita din si brother mo, brother Paas. Hindi mo, vlogger Paas. Ano lang po yun, sa live platform. Vlogger Paas. Vlogger Paas. Tapos ito naman po yung kanyang asawa, si Mrs. Paas PH. Mrs. Paas PH. Wala nang care. PH na lang. PH lang, walang PH care. Tumatawa yan sila pag tumatawa. Alam ko naman kahit sa comment section, pag nababasa nila, yung reaction nila, napapangiti sila. Kasi walang nag-o-cry sa kanila ng ganun eh. Kaya nga ako dito sa taong ito, kahit na ito lumayo, wala itong sinimita ng mga viral, kundi ang kagandahan sa kanya. Talagang every time may love si Kuya, laging present ito. Kaya saludo si Kuya nila, ito, tantuwa si Kuya. Ay, yun lang naman yung maibabalik natin na support ha, kay Kuya Mal. Tsaka isa yan sa nakinabang sa 10,000 monthly kay Kuya Mal. Oo, oh, doon sa landing pad allowance. Malaking tulong yan. Sa Bibang, uy, binayaran yung motor yan. Yung hulog. Kung nagkaroon pa ng issue ng bawian. Bawian. Hindi mo lang alam na sinundo ko ito. Dako lang mama pala. Nagulat ka, akala mo, iangkas mo siya, mas malaki ba pala sa'yo? Hindi doon kami nakikita sa palingki, may dala-dala pa siyang ano, yung higaan. Oo, oh, higaan. Folding bridge. Doon kami magkita sa palingki. Naka-cool battery yun, naka-makeup, naka... Motor lang ako noon ah. Yeah, makakalimak. Wala ko pa siya dati na. Oh, okay. Nakandol na ka ba, Mr. J? Wala. Wala. Ayaw po mga kanya, isinariwa lang po namin yung mga samahan, yung mga nangyayari, yung mga araw. At sana no kahit papaano tulad nyo sa celebrity brother Paas kanyang kalusugan niya yun kumbaga kapag ano na rin yung mga nung araw di ba ginagawa mo kumbaga sabi nga talamak sa bisyo alos lahat dinanas niya mayaw mo na nakaaway ko eh ang asawa niya sana oo nga oo kaya ganun huwag natin na forget nagbago na tayo ito dinadanas niya ngayon no? Pala yun? Kaya ayaw mo ako sa mga may bisyo. Kaya ikaw, pagdating ng panahon, meron ka rin. Hindi na ako isusugan. Alam mo, Jerry. Ito lang. Paalala lang po, ano? Nabababae ka lang. Lalo-lalo na sa mga nag-smoke. Sa lahat ng pinakasalot, sa lahat ng salot, nasalot sa pinakasalot, sigarilyo. Pero naiwasan mo? Naiwasan ko. Salot yung sigarilyo na yun. Alam mo kung bakit nung magpunta kami sa QI, nung ministro kami, dito na lang hiruin, kung ikaw may gagaling at pinuhin mag-wise, babalik ka pa sa paliligay ko sa building, sinusumpa ako nila kung alam ko lang nung kakakanto, hindi ako nang hiruin. Ako daw lang hiruin. Kaya sabi ko nga, kasi ako yun, yan lang naranasan ko. Dala siguro yan ang tapang ng sigarilyo ko, ayaw ko nang magbulong lupan. Gusto ko champion Brazil, military member in Brazil, plus marijuana, pampus, shampoo, nagsya-shampoo ko yun. Ah, sinabi, ano pa talaga? Lahat ka na bisyo, di ba? Oo, ano? Kailangan pa talaga yun dyan. Kaya tatanong ko lang si Shabu. Ano pakiramdam sa ano? Hindi mo pwede pang titiya sa vlog mo. Huwag mo mag-display ang vlog mo. Ano niya eh, naranasan niya eh. Alam mo, hindi ko makakalimutan na nakatira ako sa Mindoro. Sa Bundo kasi walang sigarilyo. Saan sa Mindoro? Mungabo. Ah, Oriental. Oriental. Walang sigarilyo. Ang ginawa ko yung... Yung pinag-do yung... Daw ng pagkaya. Ano yung
Ito, walang alak, wala na kami mabilan alak. Wala lang barik.